Si kapatid. Mabuting-mabuti po tayo. Bakit po mabuti? Ako po, mabuti. Kasi Sabado po ngayon, ano, purihin ng Diyos, naisadsad na naman po ang buong linggo. Amen? Nasa kabila ng mga manakanakang pagdalisay ay patuloy, patuloy lang. Di po ba? Kaya pasensya na po, hindi ko po mapigilan ang sarili ko na hindi mapasaling muli sa gawain. Kaya po, hindi na po ako magbabahagi, kundi ang nais ko po ay muling pasalamatan ng ating Panginoon sa araw na ito. Ngayon ay Sabado, katapos ang araw ng buong linggo na tayo sa bawat araw ay tinatawagan ng Ama sa dakong banal na ito. Nais ko siyang muling pasalamatan. Salamat sa iyo, Panginoon. Mahal na mahal ko po itong awiting ito na mula sa aking kapatid na Pilar. Halos hindi na po niya inaawit dahil awi. Ako po ang nanghiram, subalit pinagkatiwala na po niya sa akin. Aawitin mo rin ito, mahal ko. Napakaganda po kasi ng awiting ito, hindi po ba? Di ba, anak? Pag nakikita kitang talagang parang hindi siya nagdaan sa wheelchair, ano? Parang hindi siya nagdaan sa stroke. Talagang mapapasalamatan mo ang Diyos ang walang kagatol-gatol, walang hiya, walang kahiya-hiya, at walang dapat ikahiya. Salamat pong muli sa iyo, Ama. Muli po, naway malugod ka sa awiting ito na iaalay ko sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo sa bawat araw. Mrs. Gomez, baunin niyo po sa pag-uwi niyo sa inyong probinsya kung paano ang inyong miniti ay pinagkaloob sa inyo. Kasama po kayo sa pasasalamat ko sa Panginoon. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat sa lahat ng pangako mo, tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging kung may tukso ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa tatag na handog sakin, bagamat kung minsan may dilim, may liwanag rin. Kaya tanging dalangin ko, ako
bukas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya't tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Amen. Maraming salamat po, Nanay, sa magandang awitin na inialay mo sa Ama. Ang susunod naman pong magbabahagi ay ang kapatid po nating si Mrs. Gomez. Nag-share na ako kanina, di ba? Napapanahon yata ako. Okay, thank you for this chance. Siguro, wala namang definite na tema ngayong gabi. Siguro, ang gusto ko lang i-share, the joys and pains of a mother. At marami naman dito ang nanay na talaga, lola na rin. Siguro sa Joyce, makita mo ang anak mong lumaki ng maayos. May takot sa Diyos. Nakita mong nakatapos ng pag-aaral, may matatag na trabaho, may kani-kanyang pamilya. Kaligayahan yun ng ina at ng ama, yung mag-asawa. Sa unang anak ko, lahat ng first sa buhay niya, iniyakan ko. Like, yung first day in school ng kinder, then graduate sa kinder. Naalala ko pa yung kanta na Busy Days. Yun, sa kinder. Tinitingnan ko yung anak ko. Umiiyak ako, hindi ko namalayan. Kasi happy ako na nakagraduate. And then nagkasunod-sunod. So, isa yan sa pinagmula ng kaligayahan ng mga magulang. Then nagkaroon ng pamilya. Masaya, umiiyak ka pag nakita mo anak mo ikinakasal. Pero nandoon din yung kaligayahan mo. Kasi kaya ako umiiyak, 20 years old lang yung dalawang babae, nag-asawa agad. Tinatanong pa ako, Nay, ilang taon ka ba nang mag-asawa? Sabi ko, I was 25. Hanggat hindi nakatapos yung youngest brother namin sa pamilya, hindi ako nag-asawa. Bahalang iwanan ako ng boyfriend. Ang importante, mapagtapos namin yung aming youngest. So, na magsipag-asawa, malungkot dahil malayo ang napuntahan ng mga anak. Sana ka ako taga rito na lang yung pinag
pinakasalan ninyo. Ang lalalayo naman kasi, until this time, wala akong kasamang apo. Si Bunso na lang ang kasama ko sa bahay. So, malungkot in a way na wala kang nakakalaro. Pag nandiyan naman, parang binabagyo yung bahay namin. Nasanay, kung nasanay ka na in order ang lahat ng bagay, pagdating ng apo mo, may nabasag, bali na yung lipstick ko, nagkadurog-durog na yung compact ko. Pero the joy is there. Sabi nga ni apo, yun daw, tubo, mas mahal sa puhunan. Ang puhunan, anak, ang tubo, yung apo. Parang extension ng love natin, yung naging anak ng anak natin. Ang pain, kasi kung kailan magagawa ko na yung gusto kong gawin sa mga anak ko, hindi ko na magawa ngayon dahil may kani-kaniyang pamilya, wala na sa bahay namin. Noong working mother ako, medyo may guilt ng konti dahil those times na kailangan ka, like yung parents meeting, hindi ako nakaka-attend. Family day nila sa eskwelahan, hindi ako nakaka-attend. Kung minsan, yung recognition day nila, hindi rin ako nakaka-attend. Natatapat na deliberation ng honor students, kailangan nandun ako. Or kahit may anak, may sakit ang anak, hindi ko makuha mag-absent dahil matatapat na examination days namin. Dinadala ko ang anak ko sa eskwelahan na milagnat. Inihiga ko lang doon sa table namin sa faculty room. Kung sino yung teacher ko na bakante, hali-halili silang nag-aalaga doon sa anak kong may lagnat. Inabot ko yan. Bakit? Dahil it's really hard to be a working mother. Part-time housewife, part-time mother, part-time sa pagtuturo. Inaabot ko pa yung 7 o'clock ang umpisa ng klase namin. Tinatakbo ang eskwelahan. And then, pagdating ng 12 o'clock, takbo na naman ako pag-uwi sa amin para may paghain yung mga anak ko. So, kung kailan yung pwede mo nang gawin yung full-time ka as a mother, hindi na pwede dahil may sarili na silang mga pamilya. So, pinaghahain ko na lang ngayon si Bunso. And then, pakainin yung mga alaga kong pusa. So, that's how it is. Ano pa? Ang pain ng isang ina. Yung akala ko nga pag meron na silang sariling pamilya, pagkananay. Hindi pala, mas nadadagdagan pa dahil may manugang ka na puminsan dahil mahal ng anak mo. Pagka nagsumbong sa akin yung anak ko, sabi ko, hiwalayan mo kaya. Sabi niya, huwag nanay. Dalawa na tanga. Bakit tanga? Kasi you continuously love a person even if you hate him. Parang ganun. Mahal mo, naiinis ka, you hate him, pero mahal mo pa rin. Siguro, katangahan na ngang matatawag yun, pero that's how it is. When you love a person, you love his faults also. Ganun siguro yun. Ang sakit na nararamdaman ng anak, triple ang nararamdaman ng magulang. Pagka nakita mo ang anak mo na may malisbis ang luha, makikiiyak ka kasi yung pain na nararamdaman niya, mas ang pain na nararamdaman ng magulang. Lalo na kung nagdarana sila ng failures. Kung ikaw lang yun,
you can cry behind closed doors. Magtago ka na lang doon sa room, iiyak mo na lang lahat doon. Pero ang nangyari, pag ang anak mo na ang nagka-problema, hindi mo maiwasang hindi makiiyak. Pero this I learned. Kailangan lang pala magdasal. Dito ko natutunan yan. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat. God will provide. God will answer your prayers. God will help you solve your problems. Hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nakakausap, pero God works mysteriously. The Holy Spirit is always there. Hindi niya pinababayaan, sabi nga ni Apo, hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak. So, magiging hopeful tayo, maging prayerful, kagaya ng sabi ko kanina, faith, hope, and love should go together. Ang faith, pananampalataya na may kasamang paniniwala at pagtitiwala. Yung kasing two different things pa rin yung paniniwala at pagtitiwala. There are those who believe pero wala yung trust na importante sa pananampalataya. Alala ko si Apo Maria kanina habang binabanyo sa anak ko. Sabi niya, anak, make your faith stronger. So, ang message is that kulang pa ako doon. Yung pagtitiwala, siguro yun ang kulang. And then hope. When you know that you believe in God, there is something to hope for. Kasi pag nananampalataya ka at umaasa ka, there is so much to expect. Magiging positive yung outlook mo sa buhay. And magiging positive ka na God will answer, will grant our prayers. And then, yung love, nandiyan na yan eh. Sabi nga, you can love even his worst. You can love even the worst person. Kasi yun naman ang nangyayari. Kung i-model natin kay Jesus Christ, yung time na nasa krus siya, yung dalawang criminals doon, yung isang criminal mataas, pero yung isa, sabi niya, Lord, when you go to your kingdom, parang take me with you. Isama mo ako sa iyong kaharian. And God assured him na isasama siya. So, yun ay best example kung gaano kamahal ng tao ang ng Diyos ang tao. Joyce, dahil kung ano man ang narating ng mga anak natin, accomplishment na rin natin yon, achievement na rin natin yon. Isa lang yung lagi kong sinasabi sa mga anak ko, ano man ang marating nyo sa buhay, ano man ang makamtan ninyo sa buhay, do not forget to thank God. Sa Kanya lahat galing yan. Pahiram lang sa atin. So, in everything that we do, let us not lean on our own understanding, but let us acknowledge God in everything. Thank you. Maraming salamat po sa inyong payag. Tunay nga pong pag-ama po ang ating pinagtitiwalaan ay talaga pong siya po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan ng ating kaisipan. Ang susunod naman pong mag-aawit ay si Tita Pilar.
purihin ka, Ama, at muli po ako po ay yung tinawag upang muli maghandog ng awitin para sa inyo at higit sa lahat para sa ating Panginoon. Yahweh, alam ko ikaw'y naririto. Laki na tuwid na sa tabi ko. Sa kapahamakan iniligtas ako sa buhay na walang hanggan at kayakay mo. Puso ko'y ang nasiyasa, batid mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulubo at ang aking mga pagtayo, kamay ko'y lagi mong tanga kahit sa bingit ng kamatayan. Iyakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam ko ay naririto. Lagi na tuwi na sa tabi ko. Sa kapahamakan iniligtas ako sa buhay na walang hanggan at kayakay mo. Pag-ibig mo'y isang tatakasan sa rurok ng langit kailanman. Ikaw ang kagapay, saan man ako maglakbay. Sa ningning mo ng araw, bawat umaga ko iyakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam ko ikaw'y naririto. Lagi na tuwi na sa tabi ko. Sa kapahamakan iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Kayakay mo. Sa buhay na walang hanggan. Kayakay mo.
salamat. Maraming salamat po, Tita Pilar. Isa pong paalaala, bukas po ng umaga, 6 o'clock, ang Kapatiran Divine Mercy po ang mangangasiwa sa ating masa parokya. Maraming salamat po. Ang susunod man po ang aawit uli ay si Tita Magno. Magandang umaga po sa gabi nito. Ako po ay tinawagan muli dito sa Banal na Dambana upang mag-alay ng awit. Una sa ating Apo na kinalugdan at sa ating Banal na Espiritu at sa inyong lahat. Ang awit alay ko sa inyo, nagagalak itong aking puso sa banal na Espiritu. Handog natin ipagsuyo, tayo lahat ay magsama-sama, kapit kamay sa pagkakaisa, tumalangin sa Diyos Ama, bigyan niya tayong pagpapala. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. O piliw ko, sana'y di magbago, pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay ka. O piliw ko, sana'y di magbago, pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat.